Ibinalita nga ni Shams Aranya na ito nga daw former player ng San Antonio Spurs na si Manu Ginobili ay magiging first ballot Hall of Famer sa class of 2022. Matapos nga yan ng kanyang 15-year NBA career kung saan nag-average nga siya ng 13.3 points per game, 3.5 rebounds and 3.8 assists. Meron nga rin siya mga idol, 4 na championship sa kanyang team na San Antonio. 2-time NBA All-Star siya, 2-time All-NBA Third Team, nanalo ng 6 Man of the Year noong taong 2008. Yan nga mga idol lang ilan sa mga achievements nito ni Ginobili na nag-qualify nga sa kanya parang maging isang NBA Basketball Hall of Famer. At sa ating next balita naman ay patungkol nga dito kay Marcus Smart dahil inendorso niya nga mga idol ang kanyang sarili bilang Defensive Player of the Year ngayong season. At hindi pa rin siya dyan nakakontento, tinira niya pa itong si Gobert. Sabi niya mga idol, ito nga daw si Rudy ay hindi kayang gwardyahan ang 1-5 position sa NBA, point guard to center. Pero sabi nga ni Marcus Smart, siya daw ay kayang-kayang gwardyahan yon. Point guard, shooting guard, small forward, power forward at mga sentro. Nagagawa niya nga daw silang bantayan at nagagawa niya daw ito ng very well. Pero nga mga idol, sa kasama ang palad, etong si Marcus Smart ay wala nga sa top 3 ngayon sa mga candidate para si Defensive Player of the Year. Panglima nga siya mga idol. Pinapangunahan nga ito ni Giannis, sumunod si Gobert, pangatlo etong si Mikal Bridges. Kaya nga't parang malabo na itong si Smart mga idol ay manalo ng Defensive Player of the Year ngayong season na ito. Kahit inendorso niya pa ang kanyang sarili. Next balita naman tayo mga idol, NBA nagpaplano nga na gumawa ng NBA Arena sa Las Vegas. Ayon nga sa report na yan mga idol, planong gumastos ng $3 billion para nga sa isang NBA Arena, hotel at casino sa lugar ng Las Vegas. Baka nga mga idol, eto na ang iniintay ng madaming NBA fans na extension, isa pang NBA team mga idol. At mukha nga sa Las Vegas magmumula ang panibagong NBA team. At dahil na rin kasi siguro mga idol kapag nga tuwing off season, dyan ginaganap ang Summer League sa Las Vegas. Pero nga mga idol, sa ngayon ay hindi pa to malinaw at mag-antay na lang tayo ng mga susunod pang ang update. Last balita naman tayo mga idol, LeBron James at Anthony Davis gusto na palang bumalik sa team ng Los Angeles Lakers para makatulong. Pero may humahad lang nga sa kanila. At yan ang kanilang team na Los Angeles Lakers. Sabi ni Coach Frank Vogel, gusto na nga daw nilang bumalik as quick as possible. Pero meron nga daw kasing medical decision na dapat nilang sundin. Hindi pa nga sila maaari mga idol dahil sa kanilang mga injury. Pero sabi ni Coach Frank Vogel, kung sila ang tatanungin ay gusto na nilang maglaro. At ayon na nga rin sa report na ito ni Shams Saranya mga idol, etong si Anthony Davis ay pinaplano na na maglaro bukas against niya sa Pelicans sa kanyang former team. Hindi na nga nakalaro mga idol sa last 17 games ng Lakers AD at first game back niya ito simula nga nung siya ay nagkaroon ng ankle injury. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!